Welcome back sa Don Pax Cuisine, mga kakusina. So ngayong araw sa episode natin, magluluto tayo ng crispy fried duck. So sa lulutuin natin, medyo matagal ito kasi i-steam natin yung duck natin ng almost 3 hours or more. Depende yung pag pumutok mo yung balat ng ating duck. So medyo matagal ito, pero guaranteed, pati buto, makakain nyo sa sobrang tagal natin pag-steam sa kanya. So sa lulutuin natin, ito yung ating mga ingredients. Meron tayong pepper, salt, laurel or bay leaves. Then meron tayong lemongrass, parsley, at saka of course, ang ating duck, ang ating main ingredients. Tapos ang ating dipping sauce, simple lang, meron tayong soy sauce, lemon, and chili. Mga kusina, ginagarantee ko sa inyo na itong lulutuin natin, pati buto, kakainin nyo sa sobrang lutong. So ito na yung ating gagawin, no? Kasi medyo matagal lang talaga ito, medyo maproseso, pero the best to. Kasi para sa akin ito, niluluto ko ito tuwing special na okasyon. Bukla ng Pasko, bagong taon, birthday. Marami pa tayong putahing ihahanda para dito sa ating vlogs. Kaya abangan nyo itong ating crispy fried duck. So tara na mga kusina, i-prepare natin ang ating lulutuin. Panoorin nyo kung paano ko siya i-marinate at kung paano natin siya i-steam at mamaya paano natin siya i-deep fry. Halika na! So ayan mga kusina, na-marinate na natin yung ating duck sa salt and pepper. At bali nailagay ko na rin yung ating lemongrass dun sa loob ng ating duck. Kayo pwede nyo rin lagay nyo na sibuyas or lemon toy, yung ginger, pwede naman. Ako ito lang, very simple lang, pero napakasarap kasi ang hahabulin natin dito yung crispiness ng ating duck. Pati buto, kakainin mo. So ayan, tapos i-steam natin siya. Yung pag-i-steaman natin, lalagyan natin siya ng parsley at saka ng laurel o ng bay leaves. So ayan mga kusina, ibababad lang muna natin dito yung ating duck ng 30 minutes para kumapit yung salt and pepper doon sa balat ng duck natin. Anyway, during in-steam natin yan, bali mag-season pa rin tayo sa kanya ng bahagya-bahagya para yung lasa niya ay kumakapit habang natin siya in-steam. So sa pag-i-steam natin, gagamit natin ng parsley yan tsaka ng ating laurel. So ayan mga kusina, no, antayin lang natin ng 30 minutes, then i-steam na natin ating duck. So ayan mga kusina, tapos na yung ating 30 minutes. So simulan na natin i-steam ang ating duck. So lagyan na natin yung ating parsley dito. Ito yung magpapabango dun sa duck natin. Tapos meron tayong 20 leaves of laurel, 20 piraso siguro ito. Nagdagan ko na siya ng tubig mamaya after niyang mag-boil. So ngayon, ilalagay natin yung ating duck. Tugula ko na siyang steam. At medyo matagal ito. So after 1.5 hour, pupuksin ulit natin siya. Then sisisong ulit natin siya ng salt. So ngayon, steam natin siya at balikan natin mamaya. Uy! Masyadong malaki ang ating duck. Actually, 2 kilo ito mga kusina, no? Pinitin ko na lang. Dilit naman yan eh. So, ayan. Takpan lang natin. Then, pinitin natin mamaya. Medyo napalaki yung ating, ano, no? Ating duck. Diba, diba? Dilit naman yan mamaya. So ayan mga kusina, bali natapos ko ng 1 hours at kalahati, tingnan natin yung itsura ng ating duck kung malambot na siya. So girls, okay.
So medyo namutok-mutok na yung kanyang mga balat at yung kanyang ano, yung kanyang mga muscles. So kailangan lang natin gawin dito, istimpa natin siya ng konti at sisison ko siya ng konti pang asin. So lagyan natin siya ng konti asin kasi medyo tumatabang yan habang tinilinis din. Hindi naman ganun karami. So tansyahan lang para meron tayong konting lasa. Pag pinirito natin siya, malasa pa rin. So yung nagpapaalis ng anggo dito, yung pagpapaalis ng lansa, yung ating lemongrass sa loob, tsaka yung ating mga herbs na ginamit doon sa pang-steam natin. So ayan, so mga kusina, tatapa ko ulit to at balikan natin ulit siya after 1.5 hour or 1 hour. So ayan mga kusina, natapos na yung 3 oras nating steaming. Buksan ko na to kung ano na itsura niya. So ayan mga kusina, nakita niyo naman sa itsura pa lang ng duck natin, malambot na siya. So hihiwain ko siya para i-deep fry ko siya ngayon. Hindi ko na siya ma-deep fry ng buo kasi alam niyo na, medyo magastos sa mantika, magtitipid tayo. So hihiwain ko siya, then deep fry ko natin. So tara na mga kusina, simulan natin hiwain at i-plato na natin ito. So ayan mga kusina, luto na ang ating crispy fried duck. Kaya sa mga taga-subaybay dyan, kung meron man, huwag niyong kalimutan, please like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo!